You're gonna meet the person who kidnapped Annalyn, right? Then I will go with you. This is our problem. And it's better if you stay out of it. She means a lot to me. So I'm begging you, please let me go with you. Wala ka namang kasama, no? Wala. Tulad ng pinag-usapan natin. Yari ka ngayon sa akin, RJ. Kuha naman dyan yung bag, tapos makakaalis ka na. Nasaan si Annalyn? Pag nakaalis ka na, at nakuha ko na yung bag, na may pera, nasa iyo na yung anak mo. It's good to see you again. Sabi ko na nga ba eh, ikaw ang kumuha sa anak ko. Huwag kang magbibintang. Dahil wala kang ebidensya. Hindi ko kailangan na ebidensya. Ang dami mong sat-sat. Ang importante, kaharap na kita ngayon. Dala ko na yung pera. Wala akong kahirap-hirap kung nakuha yan. Meron ng lalaking sumulpot eh, nakipagbarilan kay Doc RJ. Hindi na ako nakailam. Umalis na lang ako. Ano? May lalaki doon? Sigurado ako si Carlos yun. Siya lang naman ang may motibong saktan si RJ. Balik mo yung anak ko. Kasi kapag hindi, ano? Ibaba mo na yan dahil yun ang gamitin! Narinig ko po yung nangyari sa inyo. Nadalala po ako. Siguro takot lang ako maulit yung nangyari sa atin dati. Nagkahiwalay tayo ulit. Ano to? Play money? Madam! Ilabas mo yung pera ko kung hindi ipuputo ko to sa'yo! Umamin ka na lang! Madam, asa na yung pera ko? Madam, wala akong aaminin sa inyo. Wala sa akin yung pera. Hindi ko mabiloksan yan eh. Sinungaling! Madam, matagal na ako nagtatrabaho sa inyo. Niminsan, hindi ko kayo niloko. Lahat ang pinapagawa niyo sa akin, ginagawa ko. Madam, pwedeng buwan niyo na yung baril. Baka mamaya makalabit niyo yan eh. Please. Eh kung hindi ikaw ang kumuha, asa na yung pera ko? Madam, talaga hindi ko alam. Baka naman si Carlos yung naloloko sa inyo. Sila yung nakalapit kay Doc RJ. Si Carlos? Eh di ba sabi mo nagbarilan silang dalawa? Paano pa niya magagawang kunin yung pera? At hindi niya nahawakan yung bag eh. Pero na lang kung... Naisahan tayo ni Robert? Anak ng tipaklong naman oh. Nakisaw-saw na nga lang tayo sa paggawala ni Annalyn. Muntik pa tayo madami sa gulo. Tapos kailangan pa tayong pera. Sayang effort. Imposibleng hindi naglabas ng pera si Robert. Pinakamamahal niyang anak si Annalyn. Unless he's up to something. Dr. Kim, are you sure you're not hurt? I'm okay with that. RJ! Oh, ano nangyari? Nasaan si Annalyn? We failed to save her, ate. What? Pero confirm na si Carlos ang kumidnap sa kanya at nakuha nila yung 10 million. O Beng, huwag mo nang isipin yung 10 million. Okay lang yun, at least nakabalik kayo dito ng safe. But I believe that this time, please, kailangan na nating humingi ng tulong sa police. Hindi na natin kakayanin to. And I also do not believe that Carlos is doing this plan all by himself. He definitely has an accomplice. Yeah, I totally agree with that. But do you have someone in mind who is a possible accomplice aside from the guy that I encountered earlier? I know someone na posibleng maging kasabot niya at pwedeng tumulong sa kanya. Sino yun, Justin? Si Morgana. Justin? Paano mo naman nasabi na si Morgana ang accomplice ni Carlos? From what I know, hindi magkakilala si Carlos at saka si Morgana. Wala. Parang wild guess ko lang. Pero kasi, di ba, kung iisipin nyo, siya lang naman yung may motibo na tumulong kay Doc Carlos. Aside from the fact na sister niya si Moira, galit siya sa inyo ni Tita Lynette. Magkapatid sila ni Moira. Somehow, pareho sila ng ugali. Di ba nga akala niyo nung una siya si Moira? And I'm sure yung loyalty niya nasa kapatid pa rin niya. Di ba? Madam, ano ang plano natin? At least hindi nakuha ni RJ si Annalyn. At hindi tayo nabuko. Sayang tayo ng oras eh. Eh bayad naman ang bawat oras mo dito, di ba? Alam mo, mabuti pa,
umuwi ka na muna sa inyo, matulog ka at pagkagising mo, maka-move on ka na sa kapalpakan natin today. O sige na, pasok mo na yun sa kotse, aalis na ako. No! Hindi niyo ako may sasama sa mga plano niyo! Tumigil nga kayo! Dr. Katie Enriquez, lead surgeon. Oh, great! If you need anything, dito lang kami. Salamat.